tambaloslos na direktor na sinuportahan natin sa una at ikalawang pelikula niya, pero yung ikatlo wala na. Ay, meron pong pelikula pero hindi natin ipopromote. Pag na nating alamin kung anong titulo ng panibagong pelikula niya, eh mukhang wala na halos manonood doon. Bakit? Eh kaya lang naman sumikat itong direktor na ito dahil ginamit lang naman ang pangalang Marcos. Eh kung hindi naman dahil sa Marcos, wala namang manonood doon sa pelikula niya. Kung meron mang manood, kakaunti lamang. Eh ayaw talaga tumigil, nagpapapansin at ginagawa pang engot ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon kasi mga tol, nangyari ang nakalulungkot diyan po sa Mindanao. During church worship, eh nagkaroon po ng pagsabog. Tatlo po ang pumanaw at pito po ang sugatan. At may mga nasira pong ari-arian. Nagdulot po ito ng pangamba at takot, partikular sa mga estudyante ng MSU. Kaya kinundi na po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya po, kahapon, I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists. Dito, pinuna kagad nitong si Darilla, pang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Laganap naman na ito sa mga Facebook profiles, pages na sinusubaybayan ninyo. Yung pampupuna at sinasabihan niya na nag-conclude daw kaagad itong ating Pangulong Bongbong Marcos na foreign terrorist ang may gawa, nang wala man lang sapat daw na impormasyon. Hindi nag-iisip ito na ang Pangulo ng Pilipinas, bago magsalita yan, eh sapat ang impormasyon, meron yan. Hindi yan madaldal na katulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, tuloy natin. By foreign terrorists upon the Mindanao State University and Marawi communities early this Sunday morning. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. May mga sumausaw pa dito na mga kapwa niya DD Sheets, katulad ng Crisette Laureta Chu, saka yung Kokolokoy na Lokoloko. Sinasabi nila, politika daw ito, anak ng teting kayo, porkit nakaisip ang ating Pangulo ng kaparaanan para mapagkaisa ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaloob ng amnestiya na meron namang concurrence ng Congress kung sakasakali. Eh, i-relate nyo kagad dito. Ngayon tuloy, sablay kayo. Where before that, basahin ko patuloy. Ito pong sinabi ng Pangulo kahapon. I extend my most heartfelt condolences to the victims, their loved ones, and the communities that have been the target of this latest assault on peace. We are in close coordination with the regional government of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and the concerned local government units. I thank them for their swift and immediate response to the incident and for their ready support to the victims. I have instructed the Philippine National Police and the armed forces of the Philippines to ensure the protection and safety of civilians and the security of affected and vulnerable communities. Additional security personnel are also being deployed. Ganito katutok ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng napakaraming kinakaharap na problema ng ating bansa. As reports come in throughout the day, I enjoin all of us to remain calm, circumspect, and conscientious in our collective efforts to ensure that the horrific events of this morning are not further compounded by inaccurate, unvetted, and unofficial information. Ang problema dito sa mga DD sheets, nagpakalat kagad ito ng mga inaccurate, unvetted, and unofficial information. Nirelate kagad nila ito sa CPP-NPA. Nirelate kagad nila ito sa mga kung sino-sino mga rebelding grupo. Kasi tinatarget nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ang kanyang gobyerno sa kasalukuyan inopen ang amnestiya para sa mga rebelding tao. Ang amnesty, by the way, para sa kaalaman ng lahat, it is given to a group of people, usually political offenders. And syempre, ang nagbibigay po niyan, ang Pangulo ng Pilipinas, pero hindi yan maisasakatuparan without the concurrence o pagsang-ayon ng Kongreso.
Kaya huwag niyong politikahin kaagad ito. May mga namatay, 3 katao, 7 ang nasugatan. Tapos i-relate niyo kaagad para lamang matira ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ano ang sinabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos? Rest assured, we will bring the perpetrators of this ruthless act to justice. Let us all keep the victims, their families, and our communities in our prayers. Panalangin ang kailangan, hindi yung pamumulitika. At hindi katulad ng ginawa nitong si Daryl Yap. Kahapon, nagpakatanga ang isang matalinong direktor. Yun ang claim nila eh. Magaling na direktor ito, pero nagpapakatanga. Bakit? 21 hours ago, nag-post po ito. Sabi niya, ano ba naman yung statement ng kapatid mo, Senator Amy? Pag-aawayin pa si Senator Amy at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Feeling close na close talaga ito eh, no? Hindi natin malaman bakit pinapahintulutan ito ni Senator Amy na ganituhin ang kapatid niya, ang Pangulo ng Pilipinas, ng isang direktor na nagngangalang Daryl Yap. Hindi ba kayang sabihan nitong si Senator Amy, itong si Daryl Yap? Kaya ako bilang PBBM supporter, hindi ko iboboto si Senator Amy sa 2025 eh. Okay lang sana kung tanga ang bayan. Eh, ikaw lang naman ang nag-iisang tanga yata o kasama ng mga DD sheets. Kasi dito sa post mo na ito, lumalabas, Daryl Yap, na ikaw ang tanga. Sabi mo pa, dahil mapapahiya siya at ang backup dancers niya sa peace talks, pinuliti ka na, anak ng teteng. Sinabi niya agad na foreign terrorist ang may gawa ng karahasan sa MSU. Anak ng teteng talaga. Hindi naman sasabihin niya ni Pangulong Bongbong Marcos kung walang prior information, Daryl Yap. Di ka rin nag-iisip ng tama, ano? Ano yun? Bumiyay sila ng Pinas para maghagis ng isang granada? Isa? Ginagawa nyo naman kaming tanga. Kayo. Sabi nitong Daryl Yap. E tanga naman talaga sila. Nawa ang mga DD sheets, BTS, Bobo, tanga, si Raulo. O, nag-comment pa siya. Foreign terrorist? May umaku ba? Diyos ko, eto isampal natin sa pagmumuka nitong si Daryl Yap kung sino ang umako. Ayon po sa Reuters, dated December 4, 2023, 9 hours ago, Islamic State claims responsibility for deadly Philippine bombing. At alam nyo ba kung saan nag-originate ang Islamic State? Ha? Sa Middle East, kung hindi ako nagkakamali, sa Iraq. Alam nyo, ang Islamic State, ito po ay isang terrorist organization na naglalayon ng tinatawag na gobyerno na ang pamantayan ay ang kanilang Islamic na paniniwala. Ang pinuno nila, kung hindi ako nagkakamali, tinatawag na caliphate. At napatay na ito ng Estados Unidos sa isang isinagawang special operations ng kanilang Navy SEALs. Hindi ko na lamang matandaan yung mga particulars ng detalye. Pero international terrorist po ang Islamic State. O ngayon, balikan natin yung sinabi ng tambaloslos na direktor na ito. Sino ngayon ang tanga? Si Pangulong Bongbong Marcos ba o ikaw? Tuloy tayo rito. Sabi po dito, Islamic State militants claim responsibility for a deadly bombing at a Catholic mass in the Philippines on Sunday that killed at least 4 people and injured 50 others. The attack was carried out in a university gymnasium. Oy, 4 na katao pala ang pumanaw na, no? Kasi initially, 3 lamang at 7 sugatan ang napabalita kahapon. Pero ayon po sa latest info, eh ito nga, at least 4 people and injured 50 others. The attack was carried out in a university gymnasium in Marawi, a city in the south of the country besieged by Islamist militants for 5 months in 2017. The Islamic State group, which wields influence in the country's south, said on Telegram its members had detonated the bomb. Sila po ang may kagagawan, ha? Earlier on Sunday, before Islamic State's claim, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. condemned the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists. Police and the military strengthened security in the country's south and
around the capital, Manila. Ngayon, ano ang pagpapatunay na tatanga-tanga itong tambaluslos na direktor na ito? Hindi nag-iisip ng munang sasabihin niya bago niya o ng kanyang isusulat o sasabihin bago niya ito isapubliko. Malinaw, oh. International news na nga ito, sinasabi na Islamic State inaako yung pambobomba doon po sa lugar na yon. Hindi po tinutukoy dito kung Pilipino ba ang nagsagawa, ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, foreign terrorist. Tandaan po natin ito. Kapag ka foreign terrorist, pag ang miyembro po nito ay ibang nationals, o sabihin na natin na may miyembrong kapwa Pilipino pero ang kanilang organizations ay nakabase sa ibang bansa, it could be considered as foreign terrorist. Anak ka ng teting tong Daryl Yap na to. Ginagawang mangmang ang kanyang mga mambabasa at ang kanyang mga manunood. Kaya ano pang mapapala ninyo sa mga taong ganito ang pag-iisip? And that is why hindi tayo nagtataka kung bakit ang mga DDCs patuloy na sumusuporta sa mga uri ng tao na katulad ng kanilang pinopoon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umamin na isang mamamatay tao. Panoorin po natin muli ang video na to, mga tol. About three of them, because there were three of them. I didn't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means killing people kneeling down with their hands tied at the back, that's all bullshit. Do you think that? Isang ebidensya at napakarami niyan. Kung saan kaliwat kanan inaamin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa siyang mamamatay tao. Pinaka-latest po dyan, yung pag-amin niya sa SMNI, sa programa nitong Gika ng Masa, inamin niya doon na ginamit niya ang confidential fund sa panahon ng kanyang pagiging mayor sa Davao para magpapatay ng tao. At yan ay pinatunayan sa napakaraming pagkakataon ng mga trusted man niya. Katulad nitong si Arturo Las Cañas at saka itong si Edgar Matubato. O, muli natin balikan ha, yung naging interview nitong si Karen Davila para lamang meron tayong pagpapatunay na tayo po hindi naninira dito. Ito ay available sa publiko at mapapanood nyo naman. Kayo na ang humusga kung siya ba ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. O katulad po nito, interview ni Karen Davila kay Arthur Las Cañas, panoorin po natin muli ito mga tol. Mindset po no, at naman ang kasamahan. Matapos mamatay si June Bersabal, binayaran ba kayo ni Mayor Duterte? Hindi ko ma-remember kung may binayad sa sabin. Pero yung paghuli ni June Bersabal, meron siyang binigay ng budget sa akin. Okay. Hindi ako nagkamali, siguro mga 20,000. Alright, yung pamilya ni June Bersabal, what happened? Hindi ko. Yan ang tao na kanilang sinusuportahan ha. Ang gusto nila kasing mamuno sa bansa natin, mamamatay tao. Tuwang-tuwa sila kapag ka merong kapwa Pilipino na namamatay ayon sa huling datos na nalaman po natin sa hearing sa Kongreso, meron pong 7,732 na mga Pilipino ang napatay sa drug operations ng ating kapulisan. Pero ayon sa Human Rights Group, hindi po ito bababa sa bilang na 30,000 katao. Tatuwang-tuwa sila sa ganong pangyayari. Para saan pa ang criminal justice system natin kung ganyan lamang din ang magiging sistema ng namumuno sa bansa? Dapat ang mga ganitong uri ng tao, kung ayaw ninyo ng sistema ng ating criminal justice system, kung saan ang isang krimen ay iimbestigahan, ipoprosecute, huhusgahan ng korte, at kapag ka nahusgahan ng korte, ang nakagawa ng krimen ay ipapasok sa kulungan at ire-reform. At kapag ka na-reform na, ay babalik muli sa ating community bilang isang bagong individual at sumusunod sa batas. Kung ayaw nyo niyan, hindi kayo dapat dito nakatira sa Pilipinas.
dahil lang nais ninyo, shortcut method, kaparaanan na ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang pagiging mayor sa City of Davao, at hindi natin alam kung even ginawa niya ito sa kanyang panunungkulan sa loob ng 6 na taon bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero napaka-imposible naman na coincidental lamang na sa panahon ng kanyang panunungkulan, more or less 30,000 Pilipinos, but officially ang bilang ay nasa 7,732 na fatalities sa drug war ng kanyang administrasyon. Tuloy po natin itong pakikinig dito kay Karen Davila at kay Las Cañas. Wala po alam. Okay, so in your 20, February 20 confession, that, well, it says here that you said the family of Junber Sabal was killed in front of him, hindi yung totoo. Hindi. Iba yun. Iba yun. Iba yung kaso na yan. So do you think you're getting it wrong or is the media getting it wrong when they rewrite the stories? Who is getting it wrong? Mali yun. Kasi yung buong pamilya na pinatay namin, hindi yung Junber Sabal. Kanino yun? That is the Patasaha family. Oo. Ito ang nakakagulat dito, mga tol. Kasi yung Patasaha family, nangyari po ito sometime in 90s, ayon sa account nitong si Las Cañas. Buong pamilya, mga tol, kung totoo ang sinasabi nitong si Las Cañas, including a 5-year-old child, the grandfather, the house help, ang dami, nanay nung bata, hindi talaga katanggap-tanggap. Ang hirap i-describe kung totoo ang sinasabi nitong si Las Cañas na magagawa ito ng isang tao na merong mabuti ang pag-iisip. Biruin mo, isang pamilya, pinatodas. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes. Narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi, personal. Kasi ganito ang nangyari dyan. May nangyari sa Davao, in between of the years 1993 to 97, hindi ko nagkamali, 94, 95, 96. Merong nakidnap sa Davao na isang prominenteng pamilya doon, si Mrs. Abaca. Nakidnap ito, and then kami ang personal na nautosan ni Mayor na magsagawa ng investigation and a course of operation. So, lahat ng ginawa namin, hinabol namin, so wala negative. Siguro for several months, hindi ko na matanda, narilis si Mrs. Abaca. Believe to be, nagbayad ng pamilya ng ransom. And then narilis ito somewhere in Jensen. Okay. Si, narilis ito, so nag-follow up kami. And then itong teleleader namin na si SPO4, Lucidere Floribel, nakatanggap ito ng A1 information from his classmate in schooling, a certain Inspector Patayan from the General Santos City Police. Yung information niya, na he knows the mastermind, he knows yung sinong nag-kidnap kay Mrs. Abaca sa Davao City. So we relay this personally, ng information, to Mayor Duterte. Okay. Then personally si Mayor, nag-uto sa amin, na i-validate ang the veracity of the information. So pumunta kami ng Ginsan. Tatlo, apat kami police pumunta doon. Doon ko na-meet personal si Inspector Patayan. Doon malapit sa City Hall ng General Santos City. And then na-relate niya yung information, na-relate ko sa kanya, if my recollection is correct, the surname of Patasaha, surname yung tao na subject namin. And then, hindi ako nagkamali, nadala namin sa Davao, si Inspector Patayan, para i-present personally kay Mayor, yung informant. Okay. Then na-satisfied naman si Mayor, and then kinausap niya si yung task group kumanda namin, si Miguel Marasay. And then, din doon, nag-compose ng grupo, ako, SPO for Floribel, SPO for Binlaon, SPO for Polincio Pabo, okay. SPO 3 Teodoro Pagidopon, and myself, SPO 3 Jerry Baguhin. Na operitan itong tao na ito, si Patasaha. Si Patasaha, i-abduct namin ito sa Jinsan, dalhin sa Davao kay Mayor Rodin. At tapos? Yun, nag-operate kami doon, nakuha namin through the source of my information namin, itong si Inspector Patayan,
Kaya lang dito, nung naharang namin yung kanyang sasakyan, Ford Terra type, van type, na color blue ang sasakyan. Pero onboard doon ang kanyang buong pamilya. Ah. Yung kanyang misis na putis, yung kanyang anak na lalaki, na believed to be 4 or 5 year old. Ano nangyari? Misis na buntis. Buntis pa. Tapos, believed to be 4 to 5 years old yung anak. Ano ang nangyari? Dinala namin sila sa Davao. Kasama yung pamilya. Kasama ang buong pamilya. Iniwanan namin yung kanilang sasakyan doon along the highway na I believe it was within the boundary na ng General Santos City in Malungun. Okay. Sarangani Province. Nadala namin sila sa Davao on board sa dalawa namin sasakyan. And then, dinerecho kami sa Laod Quarry. Kasi ang may-ari kasama namin, si Espiro Fortin Laod. Mm-hmm. And then doon, conduct ng initial investigation yung grupo ko, especially si Espiro Floribel, yung team leader namin. And then, yung initial findings niya sa kanyang investigation, nireport namin personally. Nadala ako kasi ako ang drive doon tamaraw namin na puti since I was the most junior among the group. Then doon, nag-report si the Floribel, Espiro Tripagidopon, ako personal kay Leon, somewhere in may restaurant doon sa Ikulan, na nandoon din si Major Magsayet. Nireport niya yung initial findings na ito is positive. And then, na-explain niya bakit nasama ang buong pamilya. And then, what happened? Yun, yung nag-comments si Major Magsayet na since ito ay positive ang subject, is i-erase na natin ito. I-erase lahat. So what did you do? So, siyempre, kami, nakinig kami. And then si Mayor, ang comments naman ni Mayor, okay siya, masabi niya, sige, basta limpyo lang. Meaning? Malinis. Sige, malinis lang. Okay, so, pinatay niyo ang buong pamilya? The short of the story is, pinatay namin ang buong pamilya, yung pagbalik namin doon sa quarry, kasi pumunta pa si... Ilan Major sila? Ano, ilan yung pamilya? Yung doon sa loob ng bahay is apat. Yung sinasabi ko, Mr. Patasaha, yung Mrs. kanyang niya. Father-in-law, yung kanyang katulong na lalaki, at saka yung housemaid. Okay. Yung misis niya, nandoon sa labas ng bahay, may nipahat doon. Doon kaharap ko kasi nandoon yung bata. So yun ang na-witnessan ko. Nang pagpatay sa misis niya, yung hinatak siya ng kasamahan ko si SPO for Bin Laod kasi narinig niya yung mga putok ng baril, yung mga suppressed gun balls. So tama ba to, Arthur, to say hindi ikaw ang bumaril? Sina ang bumaril, pero nandun ka? Nandoon ako. Sa team? Sa team. Mm-hmm. Ang pagkatapos na na-witnessan ko personal pagpatay kay Mrs. Patasaha, yung anak niya, hindi ko alam kung paano napatay, binaril mo ni Ben. Kasi kasama noon nakabulag pa yung si Mrs., nandoon na yung bata sa kanyang paahan. Yeah. Nung hinatak niya yung mga patay sa loob ng bahay, is nakita ko na hinatak na yung apat na patay. And then, yung sa isip ko, the possible shooter is si SPO3, Teodoro Pagidopon, kasi siya ang may dala ng baril. Now, based on what you told me about these two killings, it seems that Mayor Duterte orders you and the police to kill criminals. Is that correct? Yes. Kidnap for ransom, robbery suspects, ganun ba yun? Yes. Kailan na nag-iba? May inutos ba siyang patayin niyo dahil tikon lang siya, galit lang siya? Isa yun si ano, pero hindi napatay. Sino? Si Father Lamata. Inutusan niya? Actually, hindi siya personal ng utos sa akin. True, sana yung Binabintura. Hmm. Kasi si Father Lamata kasi, before the 2010 election, yung was a critic. Critic daw sa kanya, sabi ni Sani. Inutos ni Pangulong Duterte, ni Mayor Duterte noon kay Sunny, patayin niyo yung pare. Yes, that was my interpretation kasi si Sunny, ano namang ano niya sa pare. Kasi ngayon, nakita naman natin ha, bahala kayo kung kayo'y maniniwala kay Las Cañas o hindi. Nasa inyo ang desisyon. Pero meron lang akong gustong i-share na nakita ko dito kay TPL3.
meron siyang senior dito eh na nawala. Mukhang dinelete ni TPL3 yung post niya. Pero nabanggit kasi ni Las Cañas na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos daw, ha? Hindi sa akin ang galing yan, kay Las Cañas, ng pambubomba sa isang o dalawang lugar somewhere in Mindanao. Ano yun? State-sponsored terrorism? Hindi natin alam. Pero ang malinaw at katotohanan na inamin naman ni Rodrigo Duterte, siya po ay pumapatay ng tao. Kasi ang paniniwala niya, kung kaya kong gawin, kaya mo rin. Kumbaga, hindi niya iuutos ang isang bagay kung hindi niya ginagawa. O, ngayon, yan ang gustong uri ng pamumuno ng mga katulad nitong si Daryl Yap. Ang gusto nila, barbaro. Ayaw nila ng rule of law. Ayaw nila ng merong due process. Gusto nila, banat kagad, patayin na kagad. Pero hindi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Tayo ay nasa isang demokrasyang bansa. Dapat ang nananaig sa atin kung ano yung karapatan ng bawat Pilipino sa ating konstitusyon. Meron tayong due process, meron tayong rule of law na dapat kinikilala ng mga namumuno sa ating bansa. Isang ehemplo na maganda ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko na lamang kung yung kanilang sinusuportahan ay ehemplo na maganda para sa harapan ng publiko, partikular sa ating mga kapwa Pilipino.